Guys, umamin sa interviewer na hindi siya nakatapos sa pag-aaral, pero tinanggap pa rin. Bakit? Yan yung tanong natin, guys. Kaya tara, guys, pag-usapan natin kung anong ibig sabihin na may mga employer na tumatanggap kahit alam nila na hindi kwalipikado yung isang aplikante. Tara! Alright, guys, welcome sa Riddles TV. 14 years, more or less, bilang security officer, security guard. Ngayon, pag-uusapan natin dito ang isang comment. Ito yung comment na yan, ang comment. Ang sabi niya, paano yan, idol? Isa po akong security guard. Tapos, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Tapos, nung unang interview sa akin, ay sinabihan ako na hindi ka nakatapos ng pag-aaral. No. Sabi ganon. So, sinay ko siya. Sinay ko siya ba? Hinuli siya doon sa interview. So, ngayon, ang sabi ko po, ang sabi niya ay hindi nga. Sabi niya, sabi ko, opo, hindi. Bakit tinanggap ako, idol? Yun ang tanong niya. Thank you, sir. Ito talaga pag-uusapan natin para mapaliwanag natin kung bakit may mga employer na tumatanggap kahit hindi natatapos sa pag-aaral o kung nga hindi siya qualified sa requirements ng security guard. Pero bago ang lahat, guys, katatapos lang po natin ginawa lahat ng buong code of conduct natin at general orders ng ibig sabihin, anong mga ibig sabihin nito at mga situational. Dalawin niyo po ang channel natin, guys. Ayan. Tapos, pagkatapos, pagdating niyo sa channel natin, pindutin niyo po yung playlist dyan. Pagdating sa playlist, pindutin niyo yung Security Guard Matters. Yan dyan lahat. Kung bakit ko sinabi sa inyo to, para gabay sa inyo to, habang nag-duty kayo at maiwasan yung mapunta sa kasadlakan at at least alam niyo kung anong yung karapatan niyo at anong dapat na gawin niyo during duty. Ngayon, kung gusto naman ninyong ma-entertain sa mga iba nating video, guys, meron tayong marami dyan. Pumunta lang kayo sa playlist at tingnan nyo tungkol sa mga pagkain, tungkol sa mga lugar na lalo na dito sa Metro Manila. Marami tayong mga video dyan. Pwede nyong explore yung ating channel para makita nyo yung mga iba nating video. Anyway, guys, huwag nyo pong kalimutan mag-comments, share, at saka mag-like na rin. At yun na nga, subscribe kung hindi pa mga subscriber. Ngayon, ang ating pag-uusapan ngayon, bakit may mga employer na tumatanggap kahit alam nilang hindi naman kwalipikado. Kumbaga, alam, nagsabi na ng totoo na hindi siya natatapos eh. Anyway, guys, hindi niya sinabi kung yung interview sa kanya ay sa agency ba o sa kumpanya. Di ba? Hindi niya sinabi na sa agency ba o sa kumpanya. Ngayon, una-una, anong dahilan bakit may mga dito na tayo sa agency? Huwag na tayo sa employer kasi ang mga employer, inaasa na nila yung tinatawag na proseso ng pag-kuan, pag-screening ng mga aplikante. Pinapadala sa kanila, may mga employer kasi na yung mga kliyente ng agency na wala nang maraming chichiburichi pag galing sa agency. Maliban lang kung malaking detachment o malaking kumpanya. Pero yung mga kumpanya na medyo kuan lang, basta importante, nakikita nila na may gwardiya kami, ganun. O sige, ganito na lang, sa agency na lang tayo. So, unang-una, bakit siya tinanggap na inamin niya eh, na hindi siya tapos eh. Bakit siya tinanggap? Anong dahilan? Bakit siya tinanggap? Unang-unang dahilan, guys, ay may backer yon. Hindi ko sinabi, sir, na ikaw to, sir, ha. Kung anong pinag-uusapan lang natin yung nag-comment, ha, hindi ko sinabi ikaw to. Alam ko mahagip ka dito, isa sa mga sasabihin ko, pero hindi para sa'yo to. Ito lang ay pinag-uusapan lang natin para maintindihan ng iba na meron palang ganon. Diba? Meron palang ganon. So, una-una ang dahilan, may backer. Alam na nag-interview, kumbaga, naitimbre na sa kanya yon. Kaso lang, sinubukan lang,
na tanungin yung tao kung talagang kaya siyang, kumbaga, isaywar ba? So may backer yun, kaya kahit alam na na medyo may kakulangan sa requirements yung isang aplikante, ay inaccept pa rin niya. Kasi bakit? Eh, napindot na nga eh. Naitimbre na nga na akin yan, Brad, kasi sinulungan ko yan. So ibig sabihin, yung nilagay niyang mga papeles dun sa kanyang requirements na kung baga tinatawag na diploma, ay pike yon. Kasi hindi nga si graduate eh. Pike yon. Pero sinunsidin na lang. Kung baga, alam nyo kasi guys, ganito yan. Ang gwardiya kasi noon ng panahon namin, mas nauna pa sa amin, marami talagang hindi kwalipikado. Hindi sila kwalipikado. Pero nakakagwardiya. Yun ang kuhan. So ngayon lang, dahan-dahang tumaas yung qualification ng gwardiya kasi may mga kumpanyang willing na magbayad basta ang kanilang mga gwardiya ay kumbaga mga class A na ba ng mga kuhan. Marami kasing gwardiya ngayon nag-graduate na ng college sa sobrang dami na aplikante. So kaya noon kasi walang gaanong nagkukuha ng gwardiya, pumapasok na ng gwardiya, kaya kung sino lang yung nandyan available noon. Kaya nga sabi ng mga biro-biro namin eh, inutosan lang ng suka, naging gwardiya na. Okay? So may backer yun. Yun ang unang dahilan bakit kinonsidera nung interviewer. Ngayon, pangalawang dahilan ay may mga agency, kunwari wala siyang backer, pero inaccept siya. May mga agency kasi guys na inaaccept pa rin nilang ganun kasi alam nilang kontrolado nila yon. What do you mean by kontrolado? Hindi ka nga kwalipikado. So ibig sabihin, once na nakapasok yun, hindi basta-basta nga alis yun. Kontrolado nila yung tao. Kasi, wala nga, hindi nga siya kwalipikado eh, pero nabigyan mo ng chance na pumasok eh. So, ano mangyayari dun sa tao? Kontrolado nila yun. Mayroon silang tao na hindi aalis ng basta-basta kasi hindi nga kwalipikado. So, hindi maka-apply sa iba. So, mayroon silang maintain na tao kasi ang agency kasi, alam nila yan na, lalo na yung mga agency na wala sa ayos, aalis at aalisan sila ng tao, lalo na yung mga aplikanteng kwalipikadong aplikante. Aalis talaga yan, aalis. Tinda mo yung mga aplikant. Kahit kayong nanonood ngayon, kung meron kayong nanonood ngayon na alam nyo sa sarili nyo na kwalipikado kayo, nasa class A aplikant kayo, eh pag alam nyo wala sa ayos yung agency nyo o yung ginudutihan nyo, inaalisan nyo yan. Ganun ang nangyayari, pat ako ginagawa ko yan. Hindi ko pinanghihinayang alisan yan. Pero yung mga ganong non-qualified na mga tao at na-accept, sigurado yan, kakapit at kakapit yan sa agency niya. Diba? Kasi nga, hindi siya qualified eh. Baka pag pumunta siya sa ibang agency, malabo siyang matanggap doon. Lalo na kung sa mga agency na mga medyo nasa class A ng agency. Yung pangalawang dahilan na bakit yung ibang agency ay tumatanggap ng hindi kwalipikado na applicant. So, kontrolado nila yung tao. Pangalawa, ay pangatlo nilang dahilan noon, ay medyo, yun na nga, sunod-sunuran. Parang mga, parang ginagawa nilang private army. Kumbaga, sunod-sunuran nila yung tao. Hawak nila sa liig. Parang kadikit lang din doon sa kontrolado. Ito kasi, yung pangatlo kasi parang hindi ka basta-basta makapiyak sa salitang kanto, mga piyak ba? Hindi ka basta-basta maka-voice out ng karapatan mo. Kasi bakit? Eh, hindi ka nga kwalipikado, tinanggap ka namin eh. Di ba? So, mangyayari, kung lang, sunod-sunuran lang yung aplikante. Kahit na alam niyang na-api na siya, alam niyang nagugulangan na siya, eh hindi siya makareklamo. Kasi nga, non-qualified siya, tapos inaccept siya. So, yun ang mga dahilan, pangatlong dahilan na medyo, kaya yung iba, nakokontrol nila, na nagagamit nila sa mga, yun na nga, yung mga alanganing sitwasyon. Kasi tayo mga, kaya nga, gumagawa ko ng mga video na ano yung karapatan natin, ano yung dapat na hindi natin gawin. Kasi nga, nasakon tayo, nag-guide tayo sa ating kaalaman. Pero yung mga taong non-qualified, kahit alam nilang tagilid na yung sitwasyon nila, eh ginagawa pa rin nila yon. Dahil, yun na nga,
dahil nga doon sa hindi sila kwalipikado, pero na-accept sila. So yun yung pangatlong dahilan bakit kung yun, yung parang nagiging kuan ba sila ba? Private army ba? Parang lang ha, hindi yung kuan. So mang ganun ang nangyayari, sunod-sunuran. Doon, di ba? So yun ang pangatlo. Ngayon, yung pang-apat naman ay nanghihinayang sa iyo yung agency. Kunwari, hindi ka nga tapos, pero yung katawan mo, ang laki naman. Ang tangkad mo naman. Sayang. Di ba? Sayang to. So, kung ipadala ka sa mga kliyente, ay, kuwan yan, yung asset ka nila. Ikaw ba kliyente? Gwardya nga hinayar mo. Nakita mo na ang laki ng katawan, no? Eh, pagtingin mo sa mga papeles, eh, kompleto naman. Hindi na nila tatingnan yun kung authentic o kung totoo ba yung sinadmit mo na totoo ka bang hindi nila trabaho yun. Ang trabaho ng agency yun. Ang sa kanila, chinik mo, mayroon ka ng MBI, lahat naman mayroon ka. Yun na nga lang, hindi nila alam na hindi ka tapos. So, dahil nga dyan sa belt mo, sa tayo mo, sa yung physical na aspeto ay well qualified ka, ay talagang tatanggapin nila, nanghihinayang sila. Pero sa ibang agency, malabo yun. Kung mag-walk in, walk in ka, ganun, malabo yun. Anyway guys, kung sa akin ding previous na agency, meron din akong na-intercept dyan na hindi talaga siya tapos. Kaso lang, nung ginigyan ko ng report nga dun sa opisina, eh pinagalitan ako na hindi mo na trabaho yan. Hindi mo na kailangan, dun sa detachment na pinagdutihan ko guys ha, hindi mo na trabaho yan. Ang trabaho mo ay to manage the detachment na kuhan. So, nangyayari talaga ngayon, lalo na yung mga baker-baker. Kaya hindi mo masabi na, kaya nga sabi ko, uso ang bilihan ng mga papilis, lalo na sa Rikto, marami tayong mabibili dyan ng mga papilis. So, hindi talaga lahat ay kwalipikado pag nasa pag-apply ng guardia kasi hindi nga na i-screening ng maayos. Anyway, kung mangyari man sa inyo yan na na-accept kayo, at nabigyan kayo ng pagkakataon na na-employed kayo na kahit hindi kayo graduate ng high school, kung ako sa inyo ha, kung ako sa inyo, ay gamitin yung pagkakataon na nandiyan ka, may trabaho ka, gamitin yung pagkakataon na yan na madagdagan yung value nyo. Madagdagan yung value nyo. Ibig sabihin, bakit ayaw mo tapusin yung pag-aaral mo para ikaw, kuhan ka na. Kumbaga, nadagdagan yung value mo. Yung sinabi ko na anytime, pwede kang lumipat, pwede kang mag-apply sa ibang agency. Dahil, nakuhaan mo. Ako guys, kasi guys, nung nag-officer ako guys, ay nung nag, na, isisigwe ko lang itong kwento na to. Nung nagkukan ako, nagtatrabaho ako sa Makati, na-absorb kasi ako eh, na-absorb ako sa tab na naging empleyado ako, ay, kuhaan, yung trabaho ba sa computer eh hindi ko talaga alam kung paano isisigwi ko lang ha, hindi ko alam kung paano trabahuin yung computer, walang alam kasi nung nagka-college ako sa Siman may computer 1 ako, computer 2 pero walang na pumasok sa isipan ko, dinaan na lang namin sa inom-inom yung subject na yon, kaya pumasa ako. So, kung ako, agribyado ako sa ganong aspeto. So, ang ginawa ko, guys, kahit may pamilya na ako ng panahon na yon, may trabaho ako, ay nag-enroll pa rin ako, shout out sa University of Makati, na pumasa ako doon bilang scholarship at nag-enroll ako ng Computer Application Technology. Yun ang pangalawa kong course. So, ibig sabihin, natapos ko yung course na yon, nailaban ko yung sarili ko pagdating sa computer, nagamit ko hanggang sa naging officer ako ng gwardiya, yun ang kinalaman ko. So ngayon, kayo, bakit ko kininto ko yun dito? Kasi nga, ang ibig ko sabihin, wag mong hayaan na ang sarili mo na kontrolado ka ng agency dahil hindi ka nga kwalipikado, pero tinanggap ka. Gamitin mo yun na magiging, kumbaga, pabor para sa'yo. May opportunity yung binigay sa'yo, gamitin mo yun na ikaw ay tapusin mo yung pag-aaral mo para sa susunod. Wala na may buta sa'yo na hindi ka kwalipikado, hindi ka natapos. Hindi. Sabihin mo lang na nag-kuan ka, mag-endure ka lang ng kuan, tapos ganun. Diba? Para kuan, tiisin mo lang kung mayroon kang pangarap na manatili sa pag-gwardiya at
gusto mong magiging kwalipikado ka talaga. Kung hindi ka tapos at nabigyan ka ng trabaho, lalo na kung 8-8 yung duty mo, edi kausapin mo yung mga kasama mo na ang schedule ko ay ganito, umaga. So, ang schedule mo sa duty ay panghapon at saka panggabi. Para yung umaga, kung magpalit ka nalang ng duty pagdating ng Sabado at Linggo. Ganon. Di ba guys, kung binata ka, kahit may asawa ka, diskartehan mo yan. Para sa susunod na mag-a-apply ka, o kaya nakikita mong kontrolado ka na, ginugulangan ka na ng agency, maraming magulang na agency, guys, hindi ka hulugan ng SS, pag-ibig, pilis, hindi ka na inulugan, tapos may mga kaltas pa sila, nagpapautang pa sila, para sa'yo, sa sumatotal, eh, nag-duty ka na halos wala na natitira sa'yo, o kaya, lalo na yung sweldo mo, 12 oras ka, sisweldohan ka ng 400 lang mahigit, ilan ang natubo nila? Isipin mo, almost 800 ang 12 oras, binibigyan ka lang ng 400, so ang tubo nila sa'yo, 400 din, isang araw, 400 tubo nila sa'yo. Wala silang kapagod-pagod, sisigaw-sigaw lang sila sa agency, sa opisina nila, oh, ba't hindi kakuhan? Ganun, kumikita sila sa inyo. Iyon ang dahilan. Kaya ikaw naman, dahil ganun ang nangyari, naramdaman mo na nagugulangan ka, di add value to yourself. And, tapusin mo yung pag-aaral mo. Di ba guys? So, yun ang dahilan guys, bakit yung mga non-qualified applicant tinatanggap ng mga agency. Yun yun. So, kung ako sa inyo, tinuro ko na sa inyo diskarte, na add values to yourself. Yun yung ibig sabihin na wisdom ngayon sa video na to. Okay? So, I hope guys na mabigyan nyo ng like tong video na to guys at makita-kita pa tayo sa susunod na mga video. Bye-bye guys!